Pero parang nabasa ko ang pangalan ng AC na yun, na mag-uhurado sa isang koronasyon. Isa sa mga orihinal na FBJ Boys o FBJ Kontrabidas ang tampok natin sa bidyong ito. Tara, samahan niyo akong balikan ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Sino ba naman ang makakalimot sa veteranong kontrabidang aktor na ito na hindi makukumpleto ang pelikula ni The King FBJ kung hindi siya kasama sa listahan ng mga kontrabida? Siya ay si Nonoy de Guzman, nakilala din natin bilang Nonong Noo. Mula sa pelikulang Ang Probinsyano, si Nonoy de Guzman ay pang-apat sa 13 magkakapatid at nakatira sa Prisco, Quezon City. Madalas natin siyang napapanood bilang kontrabida sa mga aksyong pelikula noon. Ang kauna-unahang proyekto ni Nonoy de Guzman ay noong 1967 sa pelikulang Matimbang ang Dugo sa Tubig na pinagbidahan ni The King FBJ. Alam niyo ba, sa loob ng 36 na taon ay umabot ng 182 pelikula ang kanyang kinabilangan. At noong namayagpag ang action films ay naging sunod-sunod na din ang mga proyektong alok sa ating bida, lalo na sa mga pelikula ni The King FBJ. Oh, ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Ang mahabang buho, makapal na bigote, madilat na mata at malapad na noo ay saktong-sakto sa bawat role na ibinibigay sa kanya. Madalas niyang gampana ng papel ng isang aset na pulis, galamay ng sindikato, sigang tambay, birador at marami pang iba. Kung mapapansin mo, sa bawat kinabibilangan niyang pelikula ay lagi niyang katambal o kasama si Rene Hawkins o Boy Bumbay sa bawat eksena sa pelikula na talagang nagbibigay ng dagdag na palabok sa pelikula. Ilan sa mga kinabilangan niyang pelikula na talagang tumabo sa takilya ay ang Jaguar noong 1979, Boy Negro noong 1988, Leon ng Maynila noong 1991, Dito sa Pitong Gatang noong 1992, Andres Manambit noong 1992, Dodong Armado noong 1993, Ang Probinsyano noong 1996, Isusumbong Kita sa Tatay Ko noong 1999 at marami pang iba. Nakasama din niya ang mga batikang aktor gaya nila FBJ, Eddie Garcia, Joseph Estrada, Philip Salvador, Bong Revilla at marami pang iba. Ang AB Normal College noong taong 2003 na pinagbidahan ni Andrew E. ang kanyang kahuli-hulihang pelikulang pinabilangan. Alam naman natin na humina ang comedy at action films noong pagpasok ng taong 2000, pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit nawala si Nonoy de Guzman sa eksena. Noong pumanaw si The King FBJ na kanyang boss at kaibigan ay naging dahilan para magdesisyon na siyang lisanin ang mundo ng pag-aartista. Mula noon ay tahimik nang namuhay ang veteranong aktor kasama ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang apo na si John Michael Aquino, ang kanyang lolo Nonoy ay malakas pa rin hanggang sa ngayon. Si Nonoy de Guzman ay isang mapagmahal na ama, asawa at kaibigan ayon sa mga nakakilala sa kanya. Bagamat nawala man siya sa eksena, pero ang kanyang mga naiambag sa pelikula ay hindi na malilimutan pa. Isa si Nonoy de Guzman sa mga kontrabidang hinangaan natin noong kanyang panahon. Ang bawat pagganap niya sa mga pelikulang kinabilangan niya ay ating binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang video ito. Ikaw, anong mga naging pelikula ang kinabilangan ni Nonoy de Guzman ang talagang nainis ka na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa iba pa. Isa! Dalawa! I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Iniisip mo merit, huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo.